Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Millet. Yung time lang dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, just now, grabe, madugo ang labanan. Tamba, itumba na. PBBM na paluha, biglaan to, Comelec suspended. At yun, bago ang lahat, ito'y ating reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, biglang nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Teka muna, stop muna natin to. Puta, baka madamay tayo, sabi ng Comelec. Ano? Sino ang unang kumurap? Ginastusan niyo yung PI ng napakalaki. Ha? O bakit? Ginastusan niyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap. Pucha, hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala itong mga Duterte. Akala namin spent force na itong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez, pwede na. Hindi pala. Nung nawanawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi niyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan niyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapaysa kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung PIDEA? Ang sabi ni Tatay Digong Anlinaw, nung mayor pa ako, yung PIDEA nung mayor pa siya. Ngayon, PIDEA ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung PIDEA ngayon, iba yung PIDEA noon. Durog kayo ngayon. Comelec, bumigay. Stop muna. Ang gusto nyo siguro, no? Railroad, nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawa na ng mga nasa Twitter na Marcos Loyalist. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Eh ano ngayon? Hindi ba tirang pikon yun? Ang itanim nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Eh, lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to, binabanatan na si PRRD, pero wala kayong magawa kay Sara Duterte, kundi siraan lang. Bakit hindi nyo matanggal? Di ba? Pucha. Alam, kitang-kita sa reaction ni Lisa Marcos eh. Yung gigil, yung galit, yung asar, sama-sama. Nung nakita si Sara Duterte doon. Hindi nyo, sa tingin nyo ba, hindi sinadya ni Sara Duterte yun na magpakita doon? Ano ba? Political ano tayo? Banatan tayo sa politika? Political chessboard ng Pilipinas? Sige. Kala nyo magagaling kayo. Ano nangyari doon sa... Ito po ang sukatan ko eh. Unang bira. Ano nangyari doon sa ginastosan nyo sa Quirino? Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Quirino Grandstand? Ni isang salita doon, walang binabanggit sa mga dyaryo eh. Akala nyo siguro, maghakot lang kayo. Yun ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tinapatan nyo yun. Tinapatan nyo. Maaring mas marami kayong nahakot. Kasi hindi naman naghakot yung mga Duterte. In fact, marami pong hindi nakapasok doon eh. Doon po sa aming seminar ng mga leaders ni Duterte, marami pong hindi nakapasok. Dahil lang sa wala silang pangalan na ano, yung venue po ay sobra-sobra. Grabe, sabi ko nga,
ibang klase talaga itong mga Duterte. Ano po nangyari sa Quirino? May nag-uusap po ba sa mga sinabi sa Quirino? Sa Quirino Grandstand? Wala pong epekto yan. Yung gusto sana nila na, ah, ito, lakas-lakas ng Marcos. Binira sila ng magkakapatid na Duterte, tapos yung tatay. Knockout. First round, bagsak. Tapos si Tambi ngayon, nawala na yung pangisi-ngisi ni Tambi tuwing mag-iba itsura ni Tambi ngayon. Nasabon siguro ng mga Marcos kung ano-ano kasi pinaggagawa mo. Ngayon, mukhang tameme si Tambi ngayon. Nawala na yung di ba pag ini-interview, akala mo yung napakataas ng tao na kayang-kaya niya lahat. Magtrabaho kasi ganyan sa Senado. Senado binibira niya na magtrabaho. Eh yung Duterte, hindi niyo mabira. Pakita kayo ng ebidensya. Bakit, Tambi? Nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa confidential fund? Wala naman, tinanggal nyo lang. At napahiya si Sara Duterte. Nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa 51 billion? Wala naman, pinakalat nyo lang para may pantira kayo. Nagpakita ba kayo ng ebidensya? Bakit nyo inimbitahan yung ICC? Anong purpose ng pag-imbita nyo sa ICC? To show fairness? Hindi. Para ipakulong si Duterte. Si Duterte lang naman may kaso. Yung sunod-sunod yung ginawa, simula September hanggang kay pulong na 51 billion, isang araw lang tinapatan ng mga Duterte. Yun ang tinatawag na impact. Yun ang tinatawag na genius move. Eh, sa totoo lang, yung bira ninyo sa mga Duterte na napakahaba na, walang epekto eh. Sino number one sa presidential survey? Sara Duterte. Nakahabol na nga yan si ano, naungusan na nga ni Tulpo. Wala na rin si Tulpo ngayon. Iniiwan na rin ni Sara Duterte. Yan, bago pa sila bumira, bago pa bumira yung mga Duterte. Ngayon, expect nyo, gaano nakataas sa rating susunod yung mga Duterte. Sasabihin nyo, kala nyo effective yung fentanyl sa mga utak nyo, mga supporter. Kasi kinakailangan yung may paliwanag eh. Bakit? O sa totoo lang, kayo, mga supporter, di ba gusto nyo nang ipakulong si Digong? Kasi sedisyon. Sige nga, subukan nyo ngang hulihin. Bakit hindi ipakulong? Sasabihin nyo. Bakit hindi nyo, wala kayong magagawa sa mga Duterte? Hindi nyo ba naisip na baka sinadya ni Digong? Hindi nyo kayang isipin yung iniisip nila eh. Advance sila mag-isip lahat eh. Di ba? Habang pinagre-resign, oh, tignan nyo si Sara Duterte. Kung paano niya siya magsalita, paano niya bibirahin na naman si Sara Duterte? Habang umatake ang kanyang mga kapatid, wala kayong magagawa, pinagtatanggol ako. Yun sinasabi ni Sara Duterte, dahil kagagawan nyo rin yan. Pero ayaw ko mag-resign si BBM. Pero kayo, tinanggap na ninyo, People's Initiative, no? Tinatawanan lang ba? O di ayos. Tinatawanan lang ni PBBM. Pero ano po impact nun sa international community? Hindi nyo naisip yun, no? Bakit na nga uli? Ito, tanong lang natin, ha? Bakit na nga uli umiikot si BBM? Bakit na nga uli? Kaya umiikot si BBM. Oh, walang impact sa inyo yan kasi mahina kukote nyo eh. Talagang walang impact yan kasi mahina kukote nyo. Pero kay sa gobyerno ni BBM, malakas po impact niyan. Tanungin kita, bakit na nga umiikot sa buong mundo si BBM? Naghahanap ng international investors. Uy, thank you very much. Sa wakas, meron din nagpa-star. Amador. Puertes, nagpa-star. Ha? May nagpa-star din, no? Amador Puentes, maraming salamat sa 10 stars. Hindi, tanungin ko ulit kayo. Bakit na nga umiikot sa mundo para mag-attract ng foreign investors? Walang impact, ha? Sa tingin nyo, makaka-attract pa siya ngayon? Sa tingin nyo, yung mga international investors, hindi yan nakikinig kay Duterte? Isip-isip kasi kayo. Akala nyo, oy, thank you very much kay Lucia Pert na nagbigay po sa atin ng 50 stars. Yan si Lucia Pert. Thank you very much po. Lucia Pert. Sa tingin nyo, yung international community, hindi yan makikinig sa dating Pangulo na sikat na sikat. Saan ba sikat si Duterte? Ah, sa war on drugs. Sa war on drugs sikat. Tapos in-announce niya na may addict tayong presidente. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo epekto nun? Sa inyo walang epekto kasi kahit na anong gawin sa inyo, supporter kayo eh. Ganun talaga.
Di ba? Sa tingin nyo, wala nakanood yan. Dito-dito lang yan. Ay, pandabaw lang yan. Bawal yung panoorin sa ibang bansa. Yun sa tingin nyo? Real, real talk tayo naman. No? Mag-real talk tayo. Alam nyo, lahat ginagawa nitong administrasyon na to. Kasi walang pumapasok eh. Tokis-tokis lang nila yung mga pangako na pumapasok. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayagat balita dyan na kung saan ito nga. Yung tungkol nga sa naging issue nga ni Pangulong Marcos. Dito nga kaya dati nga Pangulo nga si Rodrigo Duterte. Yung mga naging pahayag, yung talagang naging impact o naging epekto ng tila nga ba pahayag ng ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Patungkol nga dito no, sa ating Pangulong si Marcos na umano'y talagang tinawag na bangag at talagang meron daw tayong tila nga ba adik no, na presidente. At ito nga yung tila nga ba naging tugon siyempre yung patungkol sa fentanyl nga mga kabalita natin na kung saan talaga ito yung malaking impact at talagang tila nga ba kahit daw umano itong si Tamba talagang kasabon at talagang dito tinamaan sa naging tila nga ba pahayag ng mga Duterte na kung saan lahat ng bira o talagang pagatirada sa mga Duterte ngayon isang impact lang o isang talagang bagsak lamang talagang binura agad ng Duterte yung mga tila nga ba paratang ng mga pahayag no laban dito sa ating Pangulong Marcos na dito ngayon nagpapatunay lamang syempre ng husay at galing nga sa politika ng mga Duterte ngayon mga kabalita natin na talagang yung kanilang pagkikipagbuno dito sa mga tila nga ba bumabanat o bumabakbak sa kanila na tila nga ba rito nasamid lahat mga kabalita natin ng magpalabas ng mga pahayag itong mga Duterte laban dito sa ating Pangulong si Marcos nga mga kabalita natin. At yan nga, tila nga ba naging impact talagang halos no, sa labas ng bansa. Ito yung tila nga ba naging issue sa naging mga pahayag na talagang inilantad ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte laban dito sa ating Pangulong si Marcos. Na kung saan talagang nagpayanig no, ngayon dito sa ating bansa. Yung tila nga ba paratang at naging tila nga ba bato ng hindi magandang tugon dito sa ating Pangulong si Marcos nga. At syempre, damay dito si Tamba na kung saan isa ito sa tila nga ba lalong nagpainit ng dugo ng mga Duterte dahil sa mga ginagawa nitong tila nga ba pamemersonal nga mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayagat balita dyan. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.